isuhan na lang ako siya. Naka-issue ko sa order siya nga. Nabotan na yung mga isuhan sa mga sprayers nga. Kanang gi-allege na rin nga sprayer certificate. Kung itanggal na yun ako siya, diya sa asa head sa LCR. Pinadalhan na ng show cause order ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz, Davao del Sur, ang head local registrar office na nag-issue ng mga falsipikadong birth certificate sa nasa 200 Chinese national. Ayon kay Santa Cruz Mayor Jose Nelson Salas Sr., hinihinga nila ng paliwanag hanggang sa Huwebes, July 18, ang naturang head na naka-assign sa local civil registrar's office simula pa noong 1994 hanggang April 2024. April 1, 2024, tinanggal na ito bilang head ng LCR at inilipat sa Municipal Agriculture Office para bigyan daan ng investigasyon. Bumuo na rin ang fact-finding committee, ang lokal na pamahalaan para imbestigahan ang pag-issue ng mga falsipikadong dokumento sa mga kumukuha ng late birth registration. Ang fact-finding committee ay binuo ng municipal legal officer, municipal assessor at ilang mga consultant. Ayon pa kay Mayor Sala, simula 2016 hanggang 2024, mahigit 1,000 birth certificate na ang inisyo sa late birth registration. Isa-isa ko nandiyan mo na ito, yung lugar at tanawan ng tanan. So, naman ko sa 2016, kanang ginasulti ni Radya, nga 200, dili pa na mao. Mas daghan na ang akong, nanak ko sa mga 1,400 plus. Hindi rin umano nito alam kung mayroong mga sindikato o fixer na nasa loob ng LCR. Kasama rin sa kanilang iimbestigahan ang opisina ng Municipal Treasurer's Office. Kung asang sindikato sa LCR, sa LGO, marang tanong ako wala. Wala yung makita sa LGO. Dili man lang nakaroon. Kung namay sindikato, di alam silang departamento. Kahapon July 16, pinuntahan ng National Bureau of Investigation 11 ang local civil registrar's office ng Santa Cruz upang kunin ang iba pang mga birth certificate na inisyu sa late birth registration. Based kahapon sa mga naibigay, nasa 1,200 na yung late register. Doesn't mean na ito yung mga questionable lahat, inaisa-isa pa natin pag-check. Doesn't mean itong 1,200 is spurious to mga falsified. Meron din dito ang mga nag-process ng maayos, mga Pilipino. Nangako naman umano ang lokal na pamahalaan na tutulong sila sa investigasyon. Maliban sa Santa Cruz, iimbestigahan rin ng NBI ang iba pang mga civil registrar's office sa Davao. Ayon sa NBI, nakumpirma nilang falsipikado ang mga inisyong dokumento dahil hindi nakarehistro sa mga barangay ang pangalan ng mga kumuha ng birth certificate. Ibig sabihin, hindi sila ipinanganak sa mga lugar na nakasaad sa address na kanilang ginamit. Hamon din umano sa NBI na matunton ang mga ito dahil Filipino names ang ginagamit sa mga birth certificate. Kasi medyo mahirap to, Filipino name to. Doon lang natin malaman na Chinese palang may-ari kung mahuli. Medyo mahirap siyang imbestigahan, mahirap siyang i-correlate ng mga may-ari na foreign national o Chinese national. Kasi hindi natin alam kung saan itong mga tao na to. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon.